Simulan na natin ang part 9 ng nakatakdang ermitanyo. Kinabukasan, agad na naghanda ang dalawa para sa kanilang paglalakbay sa kadahilan ng ayon sa elementong kaibigan ni Nanding, nananahan ng mga rebelde sa kabilang burol kung saan doon ito nagtayo ng kanilang barong-barong upang hindi matuntunin man. Matapos nga nilang makapagimpake, binigyan naman sila ng pagkain ni Caridad upang kahit papaano ay makaiwas gutom sa kanilang paglalakbay. Maya-maya pa ay agad na nagpaalam ang dalawa at hindi nila alam kung kailan sila makakabalik. Makalipas lamang ang ilang oras na paglalakad, meron na silang nakitang isang matandang babae habang tumatangis ito at patuloy na humahagulhol sa kanyang pag-iyak. Habang may isang matandang lalaki naman na nakabulagta roon na tila wala lamang itong malay at may dugong dumadanak na nanggagaling sa kanyang noo. Pagsasalaysay pa ng matanda na kinuha ng mga rebelde ang kanilang bunsong anak na babae at sapilitan nitong kinaladkad. Gayon na rin ang kanilang alagang baka habang walang pakundangan na pumasok sa kanilang lugar upang kumuha ng mga bagay na mapapakinabangan nila. At kabilang na nga roon ang kanilang anak na babae. At dahil nga sa nanlaban ng asawa nito upang makuha ang kanilang anak, pinalo naman ito ng baril sa noo na naging dahilan ng pagkawala ng malay nito. At dahil nga sa masukal ang lugar na iyon, hindi naman ito basta-basta napapasok ng mga otoridad. Kaya pinili ng mga rebelde na mamalagi roon. Madali namang isinaayos ng dalawang matandang iyon sa kanyang pagkakahimlay sa lupa habang patuloy pa rin sa pag-iyak ang asawa nito dahil na rin sa kanyang nadaramang pangamba patungkol sa kanilang anak na babae. Bakas naman sa mukha ni Nanding ang galit dahil sa nasa katawang tao pa rin siya na nakakaramdam ng pagkupot dahil sa ginagawa ng mga rebelde. Dahil naman sa kakulangan ng kaalaman ng mga naninirahan doon, hindi nila kayang may pagtanggol ang kanilang mga sarili sa pang-aabuso sa kanila ng mga mapagsamantalang dibaril sa kadahilanan ngang paulit-ulit na lamang yung nangyayari habang wala namang nakakapigil sa mga ito. Kaya gumawa na ng paraan si Nanding upang tuldukan na ang kahayupan nilang ginagawa. Kaya siya binigyan ng pagkakataon at magkaroon ng katawang lupa upang mamagitan sa mga taong kanyang nasasakupan at ipaglaban ng mga ito sa pamamagitan ng lihim na kaalaman ni Nanding na may kakayanang tumugis ng masasamang tao, gayon na rin ang iba't ibang uri ng elemento. Hindi na rin nakayanan ni Nanding na tumingin sa matanda habang patuloy na pinupunasan ito ang luha sa kanyang mga mata na tila ang magiging lunas lamang sa nararamdaman nito ay ang pagbabalik ng kanyang anak. Mabigat man sa kalooban ni Nanding ang kanyang mga nakikita, subalit ganoon talaga kabagsik ang ibang individual na maraming masama na handang gumawa ng karahasan at marami din namang mabubuting tao na handang tumulong sa kapwa. Kaya balanse ang mundo. Hindi maaaring lahat ay mabuti. Hindi rin naman pwedeng lahat ay masama. Habang nandito pa tayo sa ating mundong ginagalawan at kasamang namumuhay ang itinapon sa lupa na nagngangalang Satanas, na karaniwang nagujok sa sangkatauhan upang maging kaani bilang kanyang alagad. Kaya na lamang puspos ang pagtugis ni Nanding sa mga ito upang maagang maiwasan ang mga karumaldumal nilang gawain. Mariin namang ibinili ni Nanding sa matandang babae na lagyan ng nasabing gamot ang sugat nito sa noo upang maiwasan na ang lubusang pagdurugo. Wika naman ni Eman, magpatuloy na tayo Nanding sa ating paglalakad. Sa tingin ko ay hindi pa lubusang nakakalayo ang mga yon. Sumang-ayon naman si Nanding sa mga sinabing iyon ni Eman. At muli na lamang itong nagsambit sa matanda ng, "Yung mga tulisan ho talaga ang aming pinunta rito. Kaya susubukan ho naming maibalik ang inyong anak. At sana lamang ay nasa maayos pa siyang kalagayan pagdating namin roon." Matapos sambitin ni Yoni Nanding, muli na rin silang naglakbay kung saan patungo ang mga rebelde. Maya-maya pa, habang malayo-layo nang muli ang kanilang nalakad at ilang oras na ang lumipas, may namataan silang isang babae habang balisa itong tumatakbong patungo sa kanila
na hindi alintana ang matatalas na bato sa kanyang talampakan at tumihingi ito ng tulong. Sambit pa ng babae habang nanginginig ito sa takot. Tulungan niyo po ako. Nakatakas lang po ako sa mga rebelde. Wika naman ni Nanding sa paghingi ng tulong na iyon ng babae. Uminahon ka lamang. Kung hindi ako nagkakamali, ang mga magulang mo yung dalawang matanda. Pagtatanong naman niyo ni Nanding. Sambit naman ang magandang dilag habang patuloy pa rin itong hinihingal. Tama po kayo. Sila nga po yung mga magulang ko. Gusto ko na hong makauwi sa kanila. Sana po ay matulungan niyo ako. Nang makumpirma nga ng dalawa, agad itong pinasamahan ni Nanding kay Eman upang makauwi sa kanilang tahanan. Habang si Nanding naman ay patuloy na maglalakad upang hanapin ang mga rebelde. At napag-usapan ng dalawa na maglalakbay na lamang muli si Eman upang makasunod kay Nanding matapos nitong maihatid ang babae. Sinambit naman sa kanila ng dalagita kung saan patutungo ang mga rebelding yun habang daladala ang kanilang mga ninakaw na baka, gayon na rin ang mga kalabaw. Binabaktas ng mga ito ang daan patungo sa kabayanan upang ipagbenta ang kanilang mga nanakaw at ibili ng kanilang mga pangangailangan sa bukid. Kaya nang makarating si Nanding sa merkado kung nasa saan ang talamak na bintahan ng mga alagang hayop, agad niyang sinipat ang mga nasabi ng babae na ayon sa kanyang pagpapaliwanag, may mga dala itong bayong kung saan nakalagay roon ang kanilang mga baril. Kaya nang masipat ni Nanding ang 15 kalalakihan, habang kakaiba naman ang pagkilos ng mga ito na ibang iba roon sa mga tao sa merkado. At may kanya-kanyang ang dalang bayong na tugmang-tugma sa pagkakakilanla na sinasabi ng dalagita. At ang tamang ginawa ni Nanding, minarapat nitong makipag-ugnayan sa mga otoridad sa kadahilan ng merong malapit na istasyon doon upang lubusang makalaboso ang mga ito. Ngunit dahil nga sa kanyang postura, hindi naman naniniwala sa kanya sa kadahilan ng pinag-iisipan lamang siyang nababaliw. Subalit makalipas lamang ang ilang oras, habang nananatili pa rin doon ang mga rebelde at patuloy itong minamatsyagan ni Nanding, maya-maya ay may nagsalita sa kanyang tagiliran at nandudo na si Eman na muli nang nakasunod sa kanya. At ito na lamang ang pinapunta nito sa mga otoridad. Nang mapagtantungan ng mga yon na totoo ang kanilang mga sinasabi, madali naman nilang pinaligiran ng 15 armado habang nagsuot ang mga ito ng pangsibilyan upang hindi matunugan ang kanilang paglapit. Kaya pasimple naman itong sinanding na ginamitan ng palipadhangin ang mga rebelde at ang kanyang buhay na salitang binitawan na hindi na makakilos ang mga ito at hindi makapanglaban. Nanigas na ang mga yon sa kanilang kinatatayuan, kaya madali na lamang nadampot ng mga otoridad ang mga ito. Habang naging ebidensya naman sa kanilang mga bayong ang mga daladala nitong armas, habang ang lahat namang mga alagang hayop na nakuha nila ay muling naibalik sa mga tunay na nagmamay-ari nito. Hindi na hinintay ni Nanding at ni Eman ang labis-labis na pasasalamat ng mga taong naninirahan sa bukid na yon, dahil para sa kanila ang mahalaga ay nagkaroon na ng kapayapaan sa kanyang nasasakupan at nakalaboso na ang mga rebeldeng mapagsamantala habang pinagbabayaran na nila ang kanilang mga masasamang nagawa. Kaya imbis na umuwi si Eman at Nanding, minabuti naman nilang bumalik sa bukid upang manirahan sa yungib habang wala namang pagsisisi sa kanilang mga nagawang desisyon. Makalipas ang isang linggo, kinailangan nilang pumunta sa kabilang nayon sa kadahilan ng nagpakita sa kanila si Lolo Abe na inuutosan silang mamalagi roon sa kadahilan ng nagkalat ang mga demonyo sa kusang pagbubukas ng portal na namamagitan sa mga tao at kabilang mundo. Nang makarating na nga sila Nanding sa nayon ng Balyanggaw, kapansin-pansin naman roon ang katahimikan ng lugar. Subalit nararamdaman nila ang paglilibot ng mga itim na kaluluwa, gayon na rin ang mga engkanto. Mas minabuti naman nilang pakiramdaman ng nayon sa kadahilan ng merong mas malakas na orang nagmamasid sa kanila habang patuloy silang naglalakad roon. Nang matukoy nga nila kung nasa saan ang portal na sinasabi ni Lolo Abe, kaagad naman iyong sinaraduhan ni Nanding sa pamamagitan ng mga dasal upang maiwasan ang paglabas-pasok ng masasamang elemento roon. Maya-maya pa ay nasipat ng dalawa ang tatlong kalalakihan
na nakaupo sa ilalim ng punong nara at tila kargado ang mga ito ng mga makakaliwang gamit. At hindi lang iyon, may kanya-kanya pa itong alalay na elemento. Ang una ay itim na tikbalang, samantalang ang isa naman ay napakataas nito na mas mataas pa sa puno ng nyug. Tila wala itong saplot sa kadahilan ng napakakapal ng buhok nito sa buong katawan, gayon na rin sa kanyang mukha na hindi mo na makita ang kanyang balat. At ang panghuli sa kanilang alaga ay ang bakulaw na tinatawag nilang bungisngis na nag-iisa lamang ang kanyang mata habang may mahabang pangil. Nagsalita naman ang isa sa mga lalaki habang may kayabangan naman ang dating nito. Mukhang naliligaw yata kayo ng lugar. Mali ang napasukan ninyo. Mahihirapan na kayong makaalis rito. At bakit nyo nga pala isinarado yung portal? Pinagkahirap-hirapan namin yung mabuksan. Isasarado nyo lamang ng ganun kadali. Alam nyo bang may kabayaran ang pakikialam ninyo? Ngayon ay humalik kayo sa lupa kung saan kayo mismo nakatayo. Dahil baluarte namin ang lugar na ito. Matapos makapagsalita ng hambog na yon, pabulong namang kinausap ni Nanding si Eman patungkol sa nasa kanilang harapan na may alagang elemento. Nasisipat ba ng iyong ikatlong mata ang mga alaga nila? Dahil mga antingero din ang mga yan. Yun nga lang pinapalakas nila ang kanilang karga sa pamamagitan ng kaliwang kakayanan. Kaya mag-iingat ka rin sa kanila. Yung mga alaga naman nilang elemento, kaya natin silang lusawin sa pamamagitan ng buhay na salita. Kahit na gaano pa kataas ang isang yan. Dahil nga sa patuloy na pag-aaral nitong si Eman, bukas na ang kanyang ikatlong mata. Kaya nakikita niya rin ang mga alaga ng tatlong antingero. Maya-maya ay napansin ni Nanding na nagbitaw ng salita ang isa sa mga ito habang tila bala ng barilyon sa bilis. Ngunit hindi naman yung tumagos dahil sa lakas ng kanilang puder at balabal. Nagsalita naman si Nanding sa ginawa na iyon ng isang antingerong hambog. Sambit pa nga nito. Mawalang galang na sa inyo. Hindi kami nagpunta rito upang makipag-away. Nandirito kami upang ayusin ang lugar na ito. Ngunit nababatid naming hindi maganda ang pagsalubong ninyo sa amin. Bilang kapwa may tanga na gamit, ang ibig ba ninyong ipahiwatig ay kayo ang pinakamalakas sa lugar na ito? Tumawa lang naman ang tatlong kalalakihan na tila hindi pa dadaig sa kanilang kakayanan. At nagwika ng, "Oo, yun na nga. At kami naman talagang tatlo ang pinakamalakas sa lugar na ito." Siguro sa mga panahong ito ay malakas kayo. Sa kadahilan ng mga baguhan lamang ang nakakatunggalin ninyo. At hindi pa kayo nakakaharap ng may kakaibang abilidad na maaaring lusawin ang lahat ng inyong kakayanan. Napakahambog mo naman. At anong uri ka ba ng nilalang? Isang lagalag na gusgusin? Muli namang humalakhak ng tatlo sa pang-aasar na yon kay Nanding. Habang nananatili pa rin kalmado ang dalawa. Dahil sa alam nila ang kanilang kapasidad, kung ilang porsyento lamang ang kakayanan ng nasa harapan nila. Nagsalita namang muli si Nanding patungkol sa pagbubukas ng mga ito ng portal. Itigil na lamang ninyo ang pagbubukas ng portal rito at hindi na kami makikialam sa inyo sa kadahilan ng lumalaganap na naman ng mga demonyo dahil sa pagbibigay ninyo ng pagkakataon para sa kanila upang manalasa sa sangkatauhan. Muli lang namang pinagtawanan si Nanding na tila walang pakialam ang mga ito sa kanyang sinasabi. Dahil nga sa may masamang pakay na rin naman na ito sa kanila, inilabas naman na ni Nanding ang kanyang tungkod sa pagkakataong iyon. Nabibihira lang naman niya itong gamitin. Depende lamang sa kanyang makakaharap. Hanggang sa naging anyong espiritual na kidlat iyon, na kanya namang mabilisang ibinato sa isang dambuhala na nasa likod ng tatlong antingero. At dahil nga tumagos ito sa kanyang noo, bumulagta na lamang ang dambuhalang nilalang hanggang sa bigla-bigla na lamang itong nawala. Kaya ay kinagulat ng tatlo ang ginawang iyon ni Nanding habang naging aligaga na lamang ang mga ito nang hindi nila malaman ang kanilang mga gagawin. Habang pagtataka naman na nagtatanong kay Nanding kung anong uri ng kakayanan ng kanyang ginawa. Wika pa nga nito. Sino ka? At anong uri ng kakayanan ng ginawa mo para paslangin ang aking alaga? Sambit naman ni Nanding. Siguro naman sa mga oras na ito,
ay makikinig na kayo sa aking mga sasabihin. Hindi ko na kailangan pang ipaliwanag kung anong kakayanan meron ako. Makikita nyo na lamang yon kung sakaling magmamatigas pa rin kayo. Uulitin ko lamang sa inyo, natasan kaming magpunta rito upang puksayin ang paggalat ng mga demonyo sa lugar na ito dahil sa pagsubok ninyo ng pagbubukas ng portal na hindi na rin ninyo alam kung paano ito isasarado. Kaya kung ako sa inyong tatlo, makipagtulungan na lamang kayo sa amin kaysa mapahamak kayo sa kahambugan na dumadaloy sa inyong isipan. Napalunok-laway na lang naman ang tatlong yon sa mga sinabi ni Nanding, na tila naging asong bahagang buntot habang patuloy na nag-iisip at nananahimik. Muli naman silang kinumpronta ng tatlo upang mahinahon na kausapin. Wika pa nga ng isang antingerong gumagamit ng kaliwa na aminado silang lahat na hindi nila alam kung papaano ang pamamaraan upang isara ang portal na kanilang nabuksan. Sa kadahilan ng ang gusto lang naman nila ay makakuha ng isang malakas na gamit na nagmumula sa kabilang dimensyon na ipagkakaloob sa kanila ng bulaang demonyo. Kaya ginawa nila ang mga pamamaraan na itinuro sa kanila. Subalit nang magbukas na ito, magpahanggang sa ngayon na araw-araw silang nakaabang sa may bungad ng portal, ay wala namang ibinibigay sa kanilang gamit na maaaring magpalakas sa kanilang kakayanan. Sa madaling salita ay nilinlang lamang sila upang makalaya ang mga demonyo at makapagasik ng kadiliman sa kanilang lugar. Na ayon pa nga kay Nanding, na kaya sila mismo ang tinukso ng mga ito sa kadahilan ng ang kanilang tangan-tangan na gamit ay nanggagaling din mismo sa kaliwa. Kaya hindi na bago sa kanya yon. Dahil sa kagustuhan ng mga ito na magkaroon ng malakas na kakayanan, nakikipagsabwatan sila sa itim na kapangyarihan para lamang masabing malalakas sila. Ngunit pinakiusapan naman iyon ni Nanding na kung sila ay papayag sa kanilang kasunduan na doon muna sila maninirahan sa kanilang tahanan, kakalasin naman niya ang kanilang itim na kakayanan habang dahan-dahan natuturuan ng puting kaalaman. Madali namang sumang-ayon ang mga ito, kaya kahit doon pa lamang, agad nang lumuhod ang tatlong yun habang patuloy na binabasbasan ni Nanding at kinakalas ang lahat ng itim na aura na bumabalot sa kanilang katawan gayon na rin sa kanilang mga gamit. Maya-maya pa matapos may sagawa ni Nanding ang mga dapat na gawin, muli niyang pinatayo ang mga ito at pinagsumpa na hindi na muling gagamit ng kaliwang kakayanan at lubusang manumbalik sa itaas at tumingi ng tawad sa kaitaasan sa lahat ng kanilang mga maling nagawa. At dahil nga sa hindi na rin naman nagkakalayo ang kalaman ng itim at puti, maliban na lamang sa ibang mga kataga na kailangan nilang iwasang sambitin na umaayon ang mga salita sa kaliwa. Kaya ang mga pinagkakaingatang libreta ng mga ito ay pinasunog ni Nanding, lalo na't may mga pangalan paroon ng Diablo na madalas nilang natatawag kaya sila ginugoyo ng mga ito. At kahit na nga ang mga medalyon nito na may dalawang sungay, habang may mukha naman ang kanilang sinasamba, ay ipinabaon niya sa lupa. At kinargahan naman ni Nanding ng mga dasal upang hindi na mapakinabangan ng mga ito at walang mapahamak. Maya-maya pa ay niyaya na sila ng mga ito, patungo sa kanilang barong-barong, habang nanduroon pa rin ang kanilang alaga. Ngunit tila nag-iisip ng mga ito na nasa tamang tao na sila upang pangalagaan. Habang patuloy na naglalakad, muli namang humingi ng kapatawaran ng tatlong yun sa kanila sa mga maling asal na kanilang ipinakita. Subalit nagsambit lang naman si Nanding tungkol roon na maganda ang kanilang pagkikita upang lubusang magkakilanlan sa paraang iyon. Na ayon pa sa kanya, hindi pa naman huli ang lahat habang may buhay at maaari pang magbago habang binibigyan pa ng pagkakataon ng nasa itaas upang pagsisihan ng lahat ng kanilang mga maling nagawa. Kaya nang makarating na sila sa tahanan nito, nakita naman ni Nanding na masaya ang kanilang mga pamilya habang meron pang maliliit na batang inaalagaan. Kaya napaisip si Nanding na tama lang ang kanilang ginawa, nakalimutan ang lahat ng itim na kakayanan para sa kanilang masayang pamilya. Napag-alaman naman ni Nanding na magkakapatid pala ang mga yun, kaya nasa isang lugar lamang ang kanilang mga tahanan habang ito'y magkakalapit at namumuhay ng payak habang malayo sa kabihasnan.
Ayon pa sa kanila na 10 taon na silang naninirahan doon at ang ibang kaalaman na kanilang natutunan ay nakuha pa nila sa kanilang mga magulang. Sa pamamagitan nga ng itim na libretang ibinigay sa kanila, doon sila mismo nagsimulang mag-aral hanggang sa unti-unti na silang nalilis ng landas at natutunan ng mga pamamaraan upang buksan ang portal sa pamamagitan naman ng pagudyok sa kanila ng demonyo. Kaya labis-labis ang pasasalamat ng mga ito kay Nanding habang bakas sa kanilang mga mukha ang bagong liwanag na bumabalot sa kanila. Agad namang ipinagkalob sa 2 bakanting barong-barong kung saan doon sila pangsamantalang maninirahan hanggang sa maibalik nila ang mga demonyo sa impyerno. Kinabukasan sa kanilang pagising, wala naman silang kakaibang naramdaman maliban sa paghuni ng mga ibon at ang mga naririnig nilang kuliglig sa paligid. Maya-maya pa ay dumating ang 3 habang may daladala itong kape at almusal para sa kanilang 2. Lubos naman ang pasasalamat ni Nanding dahil sa ganda ng pakikitungo sa kanila ng 3 magkakapatid. Maya-maya pa ay kinausap niya ng mga ito at tinanong kung handa na ba silang mag-aral para sa kanilang kakayanang minimithi. Subalit kailangan din nilang pagdaanan ng pinagdaanan ni Eman na malalimang pagdarasal at taus-pusong humingi ng tawad sa kaitaasan. Sa kadahilanang hindi naman si Nanding ang magbibigay ng kakayanan sa kanila kung di ang may likha rin mismo. Magiging gabay lang naman siya ng mga ito upang lubusang makamtan ang nagliliwanag na kakayanan. Okay mga kahiwaga, hanggang dito na muna itong ating part 9 at abangan na lamang natin ang part 10. At syempre kung may komento ka sa kwentong ito, maaari kang mag-comment dyan sa baba. Mabilis ang shoutout lang tayo mga kahiwaga. Shoutout kay Angelica Capokian from Saudi Arabia, Rolando Juliano from Kalumpit, Bulacan. Shoutout sa inyo at maraming salamat sa lagi ninyong pakikinig dito sa Ang Hiwaga.